Ops! Kamusta, mga bossing? Umulan kasi kanina umaga eh. Rekta, pagpasok, non-stop. Tas tong kapote, sampay-sampay na lang pagdating. Delikado nga yun eh. Kahit sabi mo, bulok-bulok na yung gamit mo eh. Dito nga nawala yung ano ko, di ba sir? Jacket ko. Diyan nawala. Sinampay ko diyan. Pati yung takip nung bleeder nung caliper. Ayun lang. Ganito po ginagawa ko diyan oh. Tuyo-tuyo na to kasi kanina pa itong umaga eh. Lahat naman kami nakasampay dito. Ganito yan sir oh. Ganyan. Yan na siya. Tapos lalagay ko na dito yan. Tagal na ng kapote ko na to. Nabanggit ko na, di ba sir? 2009. Punong-puno kami oh. Dati hindi pa punong-puno masyado dito eh. Wala nga pala akong box. Tinanggal ko na yung box ko eh, 2 weeks ago. Tinanggal ko lang, trip-trip lang naman kasi pag gusto kong ikabit, tapos gusto kong tanggalin. Kaya balik dito yung ipit ng kapote ko. Yung kapote ko na to, kaya tumagal to, kasi yung size, extra large. Yung kotse, walang ilaw sa harapan, oh. Nakabaklas. Coins po, coins. Thank you, sir. Yun, itong kapote ko, XL kasi to. Nung sinusukat ko kasi ito nung unang panahon, 2009, okay na ako sa large. Pero ini-imagine ko kasi yung meron akong backpack sa likod o kaya sa harapan. Kasi hindi pa ako pants ng ano nun eh. Marami pang hindi pants ng top box po nung panahon na yon. Kaya ini-imagine ko may bag ako sa harapan. Nung nagsukat ako, XL agad kinuha ko. Kahit anong posisyon ng katawan mo, hindi siya maiipit, hindi siya mauunat. Kaya tumagal po itong kapote ng ganong katagal. Tapos naalala ko, one time, may bumibili rin ng kapote. Kasi napapatambay na ako rin sa tindahan mga sir eh, sa store ng tropa. Kaya nakikita ko yung mga bumibili. Yung bumibili oh. Siguro ang gusto niyang maramdaman ay eh, parang riding jacket. Kaya bumili siya ng small. Hapit na yung kapote niya eh. Sira agad yung konting pihit lang ng posisyon sa kamay o paa mo. Punit yung kapote mo. Eh di ba ang kapote, ang purpose po, mabilisan mo siyang masuot pag umulan. Kung meron kang fully padded na jacket, fully padded na pantalon, suot-suot ka lang. Kaya mas okay pag maluwag. Eh nasa personal preference pa rin naman kung gusto mo ng pang-forma yung datingan ng kapote mo, pili ka ng hapit. Parang pang-action hero. Hindi na makadaan si ambulansya ulit. Wala po talagang pagkakataon na makalusot siya. Punong-puno na kasi kami lahat. Oy, marami yatang mahihikayat sa ano ah, ABS ah. Magbebenta kaya yung karamihan nito? Medyo mangilan-ngilan, may mga pabirong comments. Sa page, meron kasi mga nagsasabi. Tapos yung iba naman, oy, hintayin ko na lang ito, parang ganun. Ako personal, hindi naman ako naakit. Naakit, natukso, or na-attract sa ABS. Nahahype lang tayo dahil natutuwa po tayo eh. Merong lalabas na version, ganun lang. Pero yung na-hype na nanggigigil na gusto talagang bumili ng ABS or nangihinayang talaga ako, parang ganon. Ako halimbawa, wala po akong attraction, di ako naaakit, di ako natutokso sa lalabas na ABS sniper mga sir. Eh pero eto kung sakali lang ha, kung sakali lang nagkakabentahan, ang maluwag na presyo para sa akin, yung maluwag sa damdamin ko, tanggap ko, maluwag na presyo sa akin na ibibigay ka. Dito po ha, sa sniper ko. Ano ba? Mga 90. Sige. 90,000 maluwag po sa kaloob-looban ko yan. 90,000. Eh, ang isip po ng ibang seller dyan ay buyer. Oh, ang taas mo magpresyo ha. Overprice ka pa magprice nyan, sir. Babaan mo pa yan. Yung 90 kasi, na maluwag na nga sabi ko sa dagdib ko. Hindi pa nga maluwag. Masaklap pa nga. Eh, kasi 114, di ba mga bossing? 114 ko pa nakuha to eh, 2021. Yun, mawawala yung 24,000 halimbawa kung 90 ko ibibigay. O ano na rin, damay na natin yung ibang magbebenta. Okay na siguro, tanggap na namin na in 2 years na wala na yung 24,000. Depende pa rin kasi inspectionin mo yan sir. Kikilatisin mo talaga yung motor. Ito naman sa akin, 2 years, araw-araw, tapos nasa 10,000 na. Around 10,000 lampas na yung odo niya. Ganun pa lang oh, in 2 years. Ano ba, sulit ba yun sa makakabili? 90K? Mataas nga yan sa iba talaga eh. Yung ganung presyo na magaan sa seller, halimbawa ako magaan sa loob ko, posible pong mangyari yan sa tropahan. Diba, yung respect,
tropa eh, respect. Tapos yung konsiderasyon nyo sa bawat isa. Seller ka, total tropa naman. O eh, hindi mo talaga siya babaratin. Pero kapag sa strangers, posibleng ganun yung mag-reaction. Taas mo magpresyo. Swertihan na lang talaga pag nakakuha ka sir ng ano ngayon. 80,000. Lalo na dito sa batch 1. Sa batch 2, mabigat sa loob yun. Mabigat na bitawan nila ng 90K yung kasi 125 po nila binili. Swerte na lang. Eh kung papayag ba, parang 34,000 na yung mawawala sa kanya. Kunyari, kabibili mo lang ng batch 2 na sniper 155. 125, di ba? Tapos bibitawan mo ng 90K. Pwede siguro, sobrang swerte po na makakakuha nun. Pagbibili ka naman ng second hand, drive mo lang. Drive mo, ikot mo. Para uminit talaga siya ng todo. Ewan ko lang ha, siguro sa akin kung ako magdadrive kasi makukumpara ko dito. Dapat smooth. Pero ako talaga sir, pass ako dyan sa 155 na ABS. Wala po ako dyang interest. Kung nakabili ka naman, tas nanghihinayang ka, may mga ganun din sa comment, kabibili ko lang, nanghihinayang ako. Huwag muna sir, wala pa naman eh. Pwede siguro slight lang yung panghihinayang. Pero wag po natin didibin, wala pa naman yung ABS. Sa mga nag-iipon ngayon, yung mga malapit na sa sniper yung budget sa 155, sigurado hold po yan. Waiting tayo ngayon, waiting game, paglabas na itong ano. Teka lang, doon nga ako sa harapan. Paglabas na itong ABS, aalamin muna natin yung pricing. Kung medyo malayo, pwedeng ito na rin 155 kunin nyo eh, itong first version. Kasi pwedeng ibagsak eh. Kung sakali, baka ibagsak nila itong first version, oh, version 1. Tapos yung second version naman, sobrang taas naman. Oh, eh, hindi mo rin siguro babalakin kunin pag sobrang taas talaga. Tapos kung bibili talaga kayo ng second hand, wala namang problema dun. Pakiramdaman lang natin yung pagiging honest ng seller. Na hindi siya great pretender na parang ang bait-bait. Tsaka yung pag-check ninyo, nadahil naman checkin yung motor eh. Parang sa kotse, di ba? Titignan mo yung plate number. Kung tupi-tupi, tas bangas-bangas eh, di sigurado nabunggo siya sa likod. Pero kung yung mga mild lang na tiklop, sagi-sagi lang siguro, okay lang naman yun, makikita nyo naman kasi. Ayan lang, yung gusto kong sabihin ngayon na hindi po ako ganung klaseng nakahype na aabot sa punto na bebenta ko tong sniper ko. Hindi po. Natutuwa lang ako kasi nga, ang ganda naman talaga ng itsura ng lalabas sir. Yun lang, hanggang dun na lang yun. Kasi bakit ba? Pareho lang naman sir. Itong 155 tsaka yun. Ngayon lang ako huminto dito kasi sa shoutout ko kayo eh. Ito yung mga namimiss kong pestuhan ng shoutout eh. Ito, paring Ching QC Mark Anthony Garbin. Sir, nakabili ng sniper oh. Moto Nad from Bicol. Sir, gusto ko punta ako dyan sir ha. NC1, shoutout sa'yo sir. O si boss yung magbebenta na ng sniper. Wag sir, hintayin po natin yung 160cc. Tapos naka dual overhead cam. Tapos yung changes overall. Lalabas ba yun bossing? O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat!